Masaya po ako dahil na-appreciate po ng ating bisita yung aking ginawa po sa ating napakagandang succulent. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ngayon naman po guys ay mag-share po ako ng konting tips or care tips dito sa ating napakagandang succulent. So alam ko po na common na po ito na halaman para sa iba nating kaibigan. Pero guys, ang gagawin ko ngayon ay ipapakilala ko sila ulit sa inyong lahat kung gaano sila kaganda dito sa ating munting harten. At i-share ko sa inyo guys kung paano ko siya inalagaan, pinarami dito sa ating munting harden. Kasi nakita ko guys na-observe ko na nagustuhan siya ng aking mga bisita tuwing pupunta po sila dito sa ating munting harden. So heto guys, at ipapakilala ko po sa inyo yung ating napakagandang portulaca. Heto, meron tayong dalawang portulaca dito sa ating munting harden. So heto guys yung ating portulaca gelisi. Kung medyo common siya pero medyo nawawala na po siya sa ngayon sa ating harden. So ngayon ay ibabalik po natin siya guys dito sa ating munting harden. Kasi heto na halaman ko guys na portulaca ay bumalik lang po siya. Hindi po sinadya. Ayan, kusa po siyang tumubo ulit. Kasi tinapon ko na siya. Wala na po talaga siya sa sa harden. So, nung nag-aayos-ayos ako doon sa likuran ng aming bahay, guys, ay ayan, nakita ko tong ating portulaca na bumalik po siya. Biglang bumalik po yung ating halaman. And then, dahil meron po tayong isang portulaca din na gumanda at napalago ko dito sa ating munting harden. Ayan, naisipan kong paramihin and then ibalik ko po siya dito sa ating munting harden. So, heto guys yung aking isang portulaca. So, ito ay nabili ko po sa Binggit. So, ayan, at meron pong tumubo sa kaniyang sapat. So, ayan, at hinayaan ko siya dyan sa isang portulaca natin din. Gusto ko siyang ipropagate guys. So mamaya ay magbibigay po ako ng konting care tips dito sa ating portulaca gelisi. So yan yung ating gagamitin po na potting mix dito sa ating plant. So heto ay i-share ko lang sa inyo, pero yung ibibigay ko po na care tips mamaya guys ay sa ating portulaca na ayan sa sa baba. So gusto ko siyang i-share lang sa inyo, pero hindi po ito yung magiging ngayon topic. So ayan guys, at ayan i-propagate propagate para hindi po mawala yung ating halaman. And then para po sa next video natin ay heto naman po yung i-share ko po sa inyo na halaman. So ganyan lang po akong maganda kasi siya guys, kasi ayan napakadali lang po niyang ipropagate. So ganyan lang po, ayan po yung kaniyang babies. So yan, at pag kasi guys hindi natin siya tanggalin, ayan mauubos lang po yan, mahuhulog po yung kaniyang mga babies tuwing matamaan po ng ulan. So kailangan i-propagate ko na to para dumami po siya ulit dito sa ating munting harden. So gusto po nila ng full sun. So kailangan naka-rain or shine po yung ating portulaca gelisi. So yan guys yung ating napakagandang portulaca gelisi. So sa next video ko na po ibibigay yung kaniyang care tip. So ngayon po ay ayan siningit ko lang po siya dito sa ating
video kasi gusto ko siya i-share sa inyo guys para kung meron po kayong nakikitang mga ginito sa mga sa mga garden or sa mga sellers ay ayan guys para alam nyo kung ano po yung plant na yan. So yan po yung ating Portulaca gillisii. So ngayon naman po guys ay i-share ko po sa inyo itong ating napakagandang Portulaca. So ito guys yung aking pinaparami po na Portulaca dito sa ating munting garden. So ito guys yung ating tricolor Portulaca o Portulaca Hanamisteria succulens. So yan po siya guys. And then ano siya, nabili ko to sa Benguet. So maliit lang po siya. And then, ang ginawa ko guys ay pinarami po ko po siya dito sa ating munting garden para meron po tayong flowering plant dito sa ating garden. So, heto at ipapakita ko po sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano po yung ginagawa ko ngayon dito sa ating halaman. So, nabili ko siya sa Benguet, kasama po siya dun sa ating mga succulent na parang dish garden or nakahalo siya dun sa ating mga succulent. So, maliit lang po siya guys. Sobrang dali lang po niyang alagaan. And then, hindi po siya sensitive na succulent. So, iwasan lang po nating madapuan siya ng mealybugs para hindi po masira yung ating plant. So, ganyan po kaganda yung ating Portulaca tricolor. Marami po tayong nakikitang mga Portulaca dito sa ating paligid. Pero heto guys, yung ating tricolor Portulaca. So, ito siya ay galing po sa Benguet. At heto po yung Portulaca talaga na sinasama nila sa succulent plant. So, meron po tayong maraming variety nito. So, heto ay gustong-gusto niya po talaga sa full sun. So sa yung ibig sabihin naman po ng Portulaca ay mga succulent na gusto po ng full sun. So naka-outdoor po sila guys. And then ngayon naman po ay papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginawa ko sa ating Portulaca. So ganyan po guys yung ginawa ko. Tinanim ko lang po siya last 2 weeks. And then, ganyan na po siya kaganda. And then, hang ginawa ko guys ay heto, gagawin ko siyang parang flower ganyan. I-display natin siya dyan sa ating mga cactus. And then, maganda to guys kasi every morning ay ayan, bumubuka po yung kaniyang flowers. So, kaya po niya gusto yung morning sun kasi every morning po ay ayan, bumubuka po yung ating yung flowers po ng ating Portulaca or tricolor. So ganyan po siya kaganda guys. So ngayon naman po ay i-share ko po sa inyo kung paano ko po pinarami yung ating Portulaca dito sa ating munting garden. Yung ating mga Portulaca guys na mga halaman ay gustong-gusto po nila ng morning sun at sa morning po talaga bumubuka yung kanilang mga bulaklak. And then, pagka-afternoon naman po ay napapansin po nating tumitiklop naman po yung kanilang mga dahon and then yung kanilang flowers. So, ayan at hetong ating mga Portulaca ay kaya ko sila nilagay doon sa full sun kasi sobrang ganda po pag naka-full sun yung ating tricolor lalo na pag na-stress yung ating halaman guys ay kitang-kita po yung tatlong kulay po. Kaya po sila tinawag na tricolor kasi meron po silang tatlong kulay, pink, white at saka green. So and then sobrang ganda po ng kanilang flowers pag naka-direct po talaga sila sa sunlight. So yung ating Portulaca can tolerate direct sunlight at ilagay lang po natin sila sa ROS para lalo pong gumanda yung ating tricolor. Pwede naman po sila ilagay sa medyo konting sunlight lang po or shaded area guys pero hindi po ganun kaganda
yung itsura ng ating plants kasi hindi po talaga lumalabas yung pagka-try or yung tatlong kulay niya kung hindi po siya nakaka-receive ng enough sunlight. So, kailangan po pag gusto natin na ganito yung ating tricolor, yung kitang-kita po yung tatlong kulay. So, ilagay po natin siya sa full sun para, ayan, madali lang siyang dumami guys, madali lang siyang magiging lush kung ilagay po natin siya sa ano sa tamang location na nakaka-receive po talaga siya ng 7 to 8 hours na sunlight. And then after natin silang itanim, so hindi ko po sila bibigyan ng water guys dahil medyo moist naman po yung kanilang soil. So ang hihintayin ko munang mag-dry yung kanilang soil saka ko po sila bigyan ng water. So pag meron naman pong ulan, so okay lang po yan kasi ano naman po, gusto po ng ating plants yung ulan, so wag lang po natin silang diligan palagi para hindi po mag-rot yung ating bagong tanim na mga portulaca. So yan guys, at after nating itanim lahat nitong ating mga cuttings guys, ay ilalagay ko po sila agad doon sa location na makaka-receive po sila ng full sun kasi gusto ko talaga na lumabas yung tatlong kulay ng ating halaman and then magiging ano sila, magiging compact po yung dahon and then lalong lumitaw yung pagka pinkish na ng stem ng ating portulaca kasi ano siya guys, pag nakapulsan po ay nagiging pink po yung kulay ng stem ng ating halaman. So yan, at magbibigay po ako ng update after siguro 1 week or 2 weeks. Depende po yan pag stable na at medyo marami na po yung flowers ng ating halaman, ay mag-update po ako guys sa inyo. So siguro mga after 1 week kasi yung ating na-display na na succulent or na portulaca ay 1 week pa po yan or more than 1 week. So madali lang po talaga silang mabuhay and then ayan, at lagay lang po na talaga natin sila sa full sun kasi gusto po talaga nila ng morning sun para ayan maka ano naman po makabuka yung kanilang flower. So yan guys, at tapos na po tayo dito sa ating portulaca and then ayan, at ipapakita ko po sa inyo guys yung isa ko pong example na ginawa ko pong ano dito, parang attraction dito sa ating mga cactus. So kailangan po talaga na meron po tayong flowering plant sa ating munting garden kahit na anong klaseng flowering plant guys na maganda naman po tingnan and then ano po talaga sila, nakakabigay po talaga sila ng kulay sa ating mga garden, sa ating munting garden. So yan guys yung aking example na ginawa ko pong dinisplay ko po dito sa ating ano plant truck. So ano kasi puro ano sila dito eh, cactus. So ayan, at ilagyan ko po ng flowering plant. So yan, at okay naman po yung ating portulaca. Every morning po ay bumubuka po yung kanilang flowers. And then afternoon, sa afternoon naman po guys ay ayan, nagko-close po yung flower at saka yung dahon ng ating portulaca. So yan yung ginawa ko guys sa ating halaman dito sa ating munting garden. At bago po tayo mag-end ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat pong nag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At kung kayo ay hindi pa po nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and share na din po. And then forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating videos. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching!